2,000 milya mula sa na-stalemate na labanan sa mga trenches ng France, isa pang digmaan ang pinaglalabanan sa mga disyerto at mga river valleys sa Middle East, labanan ng maliliit na army na importante ang mobility at pagmaneobra kung saan ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa milyong sundalo or mass production ng industriya kundi nakasalalay sa personalidad at leadership ng bawat general. At kung saan ang ilog ang siyang lifeline ng army gaya ng mga dating campaign sa East ni Alexander the Great at Napoleon Bonaparte. Ang rehiyong ito ay ang tulay sa pagitan ng Europa at silangan pati na sa Africa at mula sa mga rich soil ng river valleys ng Nile, Tigris, Euphrates kung saan nagsimula ang human civilization sa loob ng ilang siglo, ilang pananakop ang naganap sa Middle East mula sa mga Babylonians, Assyrians, Egyptians, Persians at Greeks pati na mga Romans, mga Arabo at higit sa lahat ng mga Turko kung saan noong 18th century, nagsimulang bumagsak ang kanilang pamumuno sa Middle East dahil sa kahirapan, pagkalat ng sakit, at korupsyon. Ito ang kwento ng Ottoman Empire sa panahon ng unang digmaan sa mundo, ang ikawalong parte ng ating series tungkol sa World War I. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong 19th century, karamihan sa mga Arabo ay gusto humiwalay at magtatag ng sariling bansa mula sa kurap na pamumuno ng mga Turko sa kanilang Muslim Ottoman Empire sa Middle East. At sa huling bahagi ng 19th century, isa pang lahi ang gustong buhayin muli ang kanilang ancient na bansa sa Middle East ng mga Hudyo na nagkahiwa-hiwalay kasi ang kanilang lahi sa iba't ibang parte ng mundo matapos masakop ng Roman Emperor na si Titus sa Jerusalem noong 70 AD. Kaya noong 1900s, may isang movement na dalhin muli ang lahat ng mga Hudyo pabalik sa kanilang homeland at magtatag na isang Jewish states sa Ottoman Palestine. Pero hindi ganun kadali ang gusto ng mga Hudyo dahil nasa ilalim ng kontrol ng mga Turko ang buong Middle East at higit sa lahat ang Egypt at Persian Gulf ay pinakaruta ng mga Briton papunta sa kanilang pinaka-importanteng kolonya, ang India. Noong Napoleonic Wars para maprotektahan ang Middle East mula sa France, pinalubog ni Nelson ng Britanya ang fleet ni Napoleon sa Battle of the Nile. Nagkipaglaban rin ang Britanya sa Russia sa Crimean War para maprotektahan ang kanilang interes sa Ottoman Empire, ang ruta nila sa India. Simula ng buksan ng Suez Canal sa Egypt noong 1869, yun ang naging direct route ng Britanya papunta sa kanilang mga kolonya mula sa India, Australia hanggang sa New Zealand. Simula 1882, ang Britanya na ang siyang nasa likod ng kapangyarihan sa Egypt. Isa pa sa mga concern ng Britanya sa Middle East ay sa pagsisimula ng 28th century nang madiskubre ang krudo sa Persia noong 1908 na di kalayuan sa Persian Gulf, ang main na ruta ng Britanya sa India sa panahon na yun kung saan nagsisimula na ang motor transport gamit ang krudo ay napaka-vital nito sa Britanya. Ang kanilang navy fuel na mula sa coal ay pinalitan na nila ng krudo. Pero di tulad ng coal na secure sa kontrol ng Britanya, ang oil or crudo ay nasa kontrol ng pabagsak ng Ottoman Empire, kung saan baka maagaw pa ito ng ibang makapangyarihang imperyo or nasyon na nagnanais ding makontrol ang supply ng crudo mula sa Middle East.
Bago sumiklab ang digmaan, nasa Persian Gulf rin nakatutok ang mata ng German Empire. Meron silang well-established na ruta mula sa Berlin, papunta sa Balkans, papasok sa Ottoman Empire at patawid sa mga disyerto ng Mesopotamia hanggang sa siyudad ng Baghdad, ang Berlin to Baghdad Railway, kung saan doon dumadaan ang mga German salesmen, mga industrialist na uhaw rin sa krudo ng rehiyon na siyang magbibigay ng matinding yaman at kapangyarihan sa kanilang industrialized na imperyo. Kaya noong 1914, ibinigay ng German Empire ang dalawa sa kanilang warships na Gerben at Breslau sa Ottoman Empire. Dahil sa pressure ng Britanya sa rehiyon, umanib ang mga Turko sa mga Germans. Ayon po sa German Kaiser na kinakailangan nilang makumbinsi ang mga Muslim sa Middle East na kalabanin ang mga Briton para maputol ang ruta nito sa India, kung saan inggit na inggit ng German Kaiser sa Britanya sa pagkontrol nito sa napakayamang India. Dahil sa pag-anib ng Ottomans sa Germany, madali ang nagpadala ang Britanya ng kanilang mga sundalong Indians, Australians at New Zealanders sa Egypt para protektahan ang Suez Canal, habang ang mga sundalong Briton naman at mga sepoy ang nagbabantay sa Persian Gulf para maprotektahan ang mga oil fields sa Persia or Iran. Ang ekspedisyon mula sa India ay dumaong sa Ottoman port city ng Basra at sinakop ang lugar para masecure nila ang oil supplies. Pagkatapos ay nagmarcha ang mga Briton pa norte para harapin ang pwersa ng Ottoman sa ilalim ng pamumuno ni General John Nixon. Nagpatuloy pa ang pag-advance ng mga Briton sa Middle East papunta sa ancient city ng Baghdad sa buong summer, kung saan napakainit ng panahon at nagbigay ng matinding problema sa mga Briton dahil sa kanilang pagkasilaw at imahinasyon na makuha ang syudad ng Baghdad na napakayaman at napakaganda. Hindi na nila inisip ang matinding init ng klima sa rehiyon na umaabot sa 100 degrees Fahrenheit kada araw. Dahil sa sobrang init, kahit maruming tubig ay iniinom na ng mga sundalong Briton na sanhi ng pagkalat ng cholera at typhus dahilan sa pagdami ng mga insekto na sanhi ng sand fever. Pero higit sa lahat, ang matinding init ng klima sa lugar na mas lalong nagpapahina sa mga may sakit. Karamihan sa mga ito ay namatay sa heat stroke. Ayon sa isang sundalong Briton na wala pa silang nakakaharap na kalaban, pero dahan-dahan na silang pinapatay ng lugar. Kahit ganun pa man ay nagpatuloy sa pag-advance sa mga Briton papasok ng papasok sa disyerto ng Ottoman Empire hanggang sa 380 miles na ang layo nila mula sa dagat. Nasakop nila ang Kut El Amara, isang Arab mad town malapit sa ilog, kung saan ang desisyon ng mga Briton na huminto sa pag-advance at manatili sa bayan para mag-build up ng supplies. Habang sa siyudad ng Basra, confident si General Nixon na mabubuksan na niya ang ruta papunta sa Baghdad ayon sa kanyang telegrama sa Delhi. Kaya nagbigay ito ng utos na ipagpatuloy ang pag-advance papuntang Baghdad hanggang sa makaharap ng Britanya ang pwersa ng Ottoman Empire sa Ctesiphon. Kaya isang madugong pakpakan kagad ang naganap sa lugar, tagumpay na nakuha ng mga Briton ng unang linya ng mga Turko, pero hindi na maka-advance at napakarami ng kanilang casualty. Kalahati sa kanilang infantry ang napatay ng mga kalaban, habang na-reinforce naman ang mga Turko sa kanilang second line. Dahil sa sitwasyon, napilitang umatras ang pwersa ng Britanya sa lugar at muling tinawid ang napakainit na disyerto na kanilang dinaanan babalik sa siyudad ng Basra. December 3, 1915, narating ng pwersa ni General Townsend ang siyudad ng Kut, na kinugkob naman kaagad ng mga Turko dahilan sa pagkaputol ng komunikasyon ni Townsend sa Basra. Sa araw ng Pasko, umatake ang mga Turko sa mga Briton sa Kut. Napigilan naman ito ng mga Briton hanggang sa buwan ng January nang dumating ang reinforcement ng Britanya. Mula sa Basra ay nangipaglaban ito
sa mga turko para iligtas si General Townsend at mga sundalo nito sa loob ng syudad ng Kut. Sa loob ng limang buwang pagkubkub noong April 29, 1916, sumuko ang syudad ng Kut. Kaya si General Townsend kasama ang kanyang 13,000 men na mga Briton at Indians ay naging prisoners ng mga Turko. Noong August 1916, nag-launch na isang massive offensive ang mga Turko sa Egypt na hinarap ng mga Briton para hindi maagaw ang kanilang pagkontrol sa Suez Canal. Kaya isang malubong labanan ang naganap sa lugar na nagresulta sa pagkatalo ng mga Turko at pag-atras ng kanilang puwersa pabalik sa Palestine. Nagsagawa naman kagad ng counter-attack ang mga Briton para maitulak nila palayo sa Egypt ang mga Turko. Kaya nagsimula itong mag-advance mula sa Egypt papunta sa Holy Land. Nagtayo ng mga pipelines sa mga Briton para masiguro ang supply ng tubig sa militar. Ang kanilang target ang syudad ng Jerusalem sa Palestine at Damascus sa Syria. At nagtayo ng Million Railroad para sa supply line at komunikasyon sa kanilang main base sa Nile Delta. Nang marating nila ang gate ng Palestine, nagsimula kagad ang bakbakan sa lugar hanggang sa muntik nang mapaatras ang pwersa ng Briton dahil inakala nilang natalo sila sa labanan. Pero nagpatuloy ang bakbakan hanggang sa ikalawang araw ang Second Battle of Gaza. At sa panahong yun, tagumpay na tinalo ng mga Turko ang pwersa ng Britanya dahilan sa pag-atras nito sa lugar pabalik sa Sinai Desert. Kaya nanatiling nakablock ang ruta papuntang Jerusalem at Damascus. Habang sa Mesopotamia ay may bagong pinuno ang mga Briton, si Stanley Moore. Na ni-organize nito ang kanilang base sa Basra at nagdala ng mga modern equipments sa lugar para makuha ang syudad ng Baghdad. Dahan-dahang nag-advance ang pwersa ni Moore sa lugar at dahan-dahan din itong naitutulak ang pwersa ng mga Turko sa norte mula sa syudad ng Kut hanggang sa River Tigris. Noong March 11, 1917, tagumpay na napasok ng Britanya ang syudad ng mga Caliphs, ang Baghdad. Habang sa gate ng Palestine sa Gaza, meron ding bagong pinuno ang pwersa ng Briton na si General Allen Bay, na kilala sa tawag na Dabu. Nagsimula rin itong maghanda sa kanilang pwersa para umataking muli sa Gaza at makuha ang syudad ng Jerusalem at Damascus. Sa buwan ng September 1917, handa na si General Allen Bay na umatake sa Palestine. Sa taon na yon, naganap ang Russian Revolution. Umatake ang mga Briton gamit ang kanilang cavalry sa flank ng mga Turko sa syudad ng Beersheba. Dahilan sa pagkatalo at pag-atras ng mga Turko sa labanan, hinabol naman ito ng mga Briton na nagpatuloy ang pag-advance sa kanilang pwersa sa loob ng 10 araw. Nakapag-advance sila ng 50 miles at gamit ang mga Arab fishing boats, pinadala naman kagad ang kanilang mga supplies sa mga baybayin ng Gaza malapit sa papa-advance na pwersa ng Britanya. Nahati naman sa dalawang grupo ang pwersa ng mga Turko kung saan ang isa sa mga grupong yon ay umatras sa plains ng Charon habang isa ay dumiretso sa Stony Hills ng Judea. At walang tigil itong hinabol ni General Allen B. na kung saan dinivert nito ang kanyang pag-atake sa east papunta sa Jerusalem para hindi sila abutan ng winter rains sa lugar. At noong December 11, 1917, dagumpay na nakuha ng Britanya ang syudad ng Jerusalem, ang pinakabanal na syudad sa tatlong relihiyon, ang mga Kristiyano, Hudyo at mga Muslim. Nagmarcha papasok sa syudad si General Allen B. kasama ang kanyang mga sundalo. Habang dahan-dahan namang bumabagsak ang gobyerno ng Ottoman Empire sa kapital nito sa Constantinople, ang mga teritoryo nito sa Middle East ay sekreto ng pinaghahati-hatian ng France at Britanya kasama na dito ang mga Arabo. Dahil sa pag-encourage ng Britanya ang kamuhian ng mga Turko, nagpadala ng pera at armas ang UK kay Sharif Hussein ng Mecca at sa anak nitong si Faisal.
Pagkatapos ay pinadalhan ng Britanya ang mga Arabo ng pinuno sa kanilang pwersa si Colonel T.E. Lawrence dahilan sa pagsisimula ng pagre-rebelde ng mga Arabo sa mga Turko, dahan-dahang na-organize ni Lawrence sa mga Arabo at ang pwersa nito sa east ng Jordan. Sakay sa mga camel at pinasabog ang mga Turkish railway lines, inatake ang Turkish outpost at higit sa lahat ay ang pag-capture ng mga Arabo sa holy city ng Mecca. Naniniwala ang mga Arabo na sa kanilang pagtulong sa Britanya sa digmaan ay bibigyan sila ng kalayaang pamunua ng kanilang bansa. Ganon din ang paniniwala ng mga Hudyo sa Palestine na kapag tagumpay ang Allies ay maibabalik na sa kanila ang kanilang sariling bansa na ilang libong taon ang nawala sa kanila. September 19, 1918, inatake ni General Allenby ang pwersa ng mga Turko at German contingents sa baybayin at tagumpay na naitulak papunta sa mga hills ng lugar. Ang mga kalaban kung saan winasak ng British cavalry ang communication lines ng kanilang nadaanan. Walang kalaban-laban ang mga Turko at mga Germans sa bakbakan dahil sa mga British aircrafts. Sa loob lamang ng 2 araw, 2 pwersa ng Ottoman ang winasak ni General Allenby sa rehiyon. Habang sa Jordan ang 3 pwersa ng Ottoman ay winasak ng mga Arabong galit na galit sa mga Turko sa ilang daang taong malupit na pamumuno nito sa kanila. At noong October 2, 1918, bumagsak sa kontrol ng Britanya ang siyudad ng Damascus. Hindi na makakaila ng lahat na bilang na lang ang araw ng Ottoman Empire sa mundo. Ang kampanya ng Britanya sa Middle East ay gumastos ng napakalaking pera at mahigit sa 2 milyong sundalo, 160,000 ang casualties pero tagumpay na nawasak nila ang Ottoman Empire na paghahati-hatian ng mga Allies ang teritoryo nito sa Middle East na mayaman sa krudo. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssal TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.